Hey yo, what's up mga brothers on the wheels? Today's episode, nandito tayo ngayon sa Motorcycle City Subic Branch para tignan ang isa sa mga luxury at premium scooter nila, ang Fujio o sa tawag nilang Pusho Django 150. Let's go! Get ready, drop the beat! Okay mga brothers, first of all, body works nitong Django 150 ng Pusho o Fujio. Ayan, bahala kayo kung ano yung pronunciation nyo. Pero para sa akin, Fujio. Ayan, mas gusto ko eh, parang mas Pilipino. Okay, no, body works niya mga brothers. Kung ikaw ay naghahanap o kung ikaw ay isang classic rider enthusiast, aba, ma-appreciate mo tong scooter na ito. At para sa akin mga brothers, typical na kasi yung mga Vespa eh. Kung gusto mo naman ng another touch or another breed or another look pagdating sa classic scooter, ba, eh baka pwede sa iyo to. Tsaka yung Vespa, Lambretta o Yamaha Fascio, eh parang typical ni, no? Parang common din nakikita natin. Maliliit kasi sila eh. Kukumpara natin dito sa Django ng Fujio, eh talagang mas mahaba ito, yung pagkakabuild niya, yung upuan niya, yung dimension niya, eh talagang mas mahaba itong scooter na to. Mas malaki mga brothers, no? Ayan, tingnan pa natin dito yung harapan niya mga brothers. Ayan o, nakikita natin dito yung original trademark ng Fujio pagdating sa kanilang sasakyan. Ayan, makikita nyo rito mga brothers. Ayan o, tapos yung logo, yung emblem niya na parang leon ba to? Eto. Ayan, correct nyo nga ako dyan. Tapos yung racing stripe niya rito, diba? Premium na premium siya. Pati yung emblem dito ng mismong Fujio, ayos na ayos oh. Natanggal lang konti. Then pagdating dito sa headlight niya, meron Django. Well, then kabilang side pa mga brothers. Ito yung kabilang side, makikita natin dito yung floorboard niya, yung gulay board niya. Ganito ang floorboard ng araw mga brothers. Ganito lang. No, meron lang ditong rubber mattings na guhit-guhit para hindi ka madulas. But again, makakapaglagay ka pa rin naman dyan ng iyong mga dalain. Mamaya, discuss natin yan. Body works muna tayo. Pag nandito na sa gilid mga brothers, ganito yung mga pangkarera ng araw eh. May number dito na 55. Yan kung ano yung number mo. And then itong linings na to, ito yung isa sa to sa mga nag-pop up sa kanya. Yung silver lining niya. Kasi ang ganda ng combination eh. Blue at saka silver. Mostly nakikita ko yung ganitong approach sa GTR ng Nissan. May ganitong kulay yung kay Paul Walker. But anyway, balik tayo. Tapos yung emblem dito ng Django, premium din oh. Naka-embossed, di ba? Talagang 3D. Ayan oh. Tapos dito sa likod. Ayan, iba rin. Klase na klase ang taillight nito mga brothers. All the way dito sa kanyang reflector. Ayan oh. Tapos may emblem, may logo pa rito ng Fujio. Ayan, tapos mamaya tingnan na pa natin yan. Ngayon, ikutan pa natin siya. Tapos pagdating sa upuan, malapad at mukhang komportable. Mamaya, sakyan natin yan para malaman kung talagang komportable siya pagka inupuan na. Tapos yung tapakan ng footrest dito, mga brothers, oh, lapad din. Dalirin na ma-engage oh, at para magamit. Bearings quality! Wow, ayos! Wala masabi ha, kapal ha. Ayan o, oh, napiflex din naman kahit papano. At ang kanyang top coat looks premium and quality na rin. Yung kanyang racing stripe mga brothers, hindi siya kasama sa top coat. So nakalabas siya. So pwedeng itong matanggal katagalan.
Lalo na pagkanap na arawan nyo, yan, natatanggal yan sa mga ganyan. Pati yata itong sticker ng 55 dito, itong decals niya, yan. Ito yung mga hindi kasama sa top coat. Alright, unang check natin yung kanyang meter panel. Ayan, combination po ito mga brothers ng analog and digital with the indicators dito sa ilalim. Ang una natin makikita dito yung kanyang left and right. Ayan, magandang balita, pinaghiwalay. Okay, no? And then meron siyang high beam indicator, battery check, tapos yung adjustment niya, engine check, yung ABS, tapos ito yung light indicators niya, okay? Pagdating dito sa gitna mga brothers, ito yung fuel meter indicator mo. Ito yung tinakbo mo, odo mo, tapos yung engine temperature, and good thing meron siyang orasan, okay? Ito naman yung speed meter mo, kilometers per hour yan with the classic style, okay yun. Ganda, no? Going naman dito sa kanyang left side, nandito yung kanyang horn. Check natin. Malakas, kahit di ka na magpalit. One more time. Pwedeng-pwede. Ito yung left, ito yung right. At ang kagandahan, meron siyang warning sound, no? Tunog, okay? Ito, meron siyang passing. Ayan, no? Flasher. May kasama na rin. So, wala rito sa unahan, mas kumbinyente pang pindutin. Tapos, ito yung low beam mo, ito yung high beam. Nakangingay. Okay? Tapos itong gustong-gusto ko rito, ito yung classic handle grip na parang banana type kung tawagin nila. Malambot yung pagkakarubber niya, yung pagkakamade niya, so komportable hawakan. Tapos meron siyang end bar na bakal na rin na chrome, okay? Ito yung brake lever dito sa likod. Okay naman yung engagement, no? Yan. Tapos dito naman sa right side, nandito yung kanyang hazard switch. Yan, meron pa siyang hazard switch kung emergency parking o mga kung ano-ano pa. Ito yung electric starting niya, okay? Ito rin yung handle grips dito, same approach din. And yung kanyang brake lever din dito, eh, tingnan natin. Ah, maganda hulma, quality, makapal, ha? Okay na okay, ha? Kahit di ka na magpalit. Tsaka kasi pag nagpalit ka, baka makompromise yung pagka-classic niya, eh. Goods na tong stock niya. Ayan, balik natin. Going down dito, eh, nakikita na natin yung kanyang ordinary na susiyahan, mga brothers. Hindi pa siya naka-shutter key. Pero ang good thing, meron siyang utility hooks. Retractable na yan sa mga dalahin mo. Dahil meron siyang malapad na gulay board, okay? At dito sa pinakababa niya, pagka binuksan natin yung dalawang packets dito, pagka pinunta nyo itong susi niya rito sa right, bubukas yung compartment dito. So, pwede ka rito mag-charge ng iyong cellphone. Dito mo ilalagay, yan, tatayo yan o titindig yan. And then, nandito yung socket mga brothers. So, 12-volt socket siya. So, bibilang mo pa siya ng converter para magkaroon ng USB port. Okay? Tapos, dito naman sa kabila, ang iyong tangke. Lipat tayo sa kabilang side para makita nyo. Ayan mga brothers, nandito ang kanyang tank, no? I think nandito yung banda o nasa mismong floorboard na, okay? Ito yung tank cap, which is okay naman pag binuksan mo, napakadali. At pwede mo dito munang ilagay habang nagpapakarga ka ng gasolina, so para hindi malaglag o ma-misplace. Okay, kumbinyente ah. Yan. Tapos pagka binalik natin, oh, madali lang naman din ibalik at madali lang siyang isara. Okay mga brothers, seat height check na tayo. Ayan, ganito po ang itsura ng isang 5'4 pag umupo na dito sa Django 150 ng Fujio o Fujio. Ayan, okay. Baka laglabasan na naman yung mga master dyan ng mga pronunciation. Ayan, tira kayo. Well anyway, balik tayo, nakatingkayad ako rito mga brothers. I think mababa lang yung seat height niya, pero kaya ako nakatingkayad kasi malapad yung kanyang seat, no? So yun yung nagpapabuka ka sa akin. Pero pag lumapit naman ako dito sa bandang unahan ng upuan, yan, naglalapat konti yung aking paa. So kalahati na yung nakalapat. Pero okay naman, hindi naman siya nakakailang o hindi naman siya talaga tiptoe talaga, no? Yan, ayos naman. And also, bababa pa ito pag may angkas kayo, okay? For the checking ng kanyang foaming ng upuan, komportable, no? And also, makapit, nakamaong ako ngayon. I think kasi dito sa texture o yung style ng kanyang seat, kaya mas makapit and also mas komportable upuan ito kumpara sa mga ibang scooter na na-review natin. Ayan. And also, yung turn radius ng manibela, yan, malaki rin. Hindi ka mabibitin sa isang to. Yun lang, may kabigatan siya pag tiniturn ko. Sa bagay, isang kamay lang yung hawak ko eh. And also, may effect na rin kasi dahil malapad yung gulong. Mamaya, check natin yan. Ayan, tapos yung bounce check. Yan, subukan nga natin. Suspension niya, kung maganda na maglaro kahit nakatigil pa, meron siyang laro, no? And I think maganda mag-bounce ito pagka tumatakbo na sa kalye.
Napansin ko na lalo rito sa rear suspension ng motor, ayos na ayos. Tapos ngayon naman, check natin kung paano ito mag-side stand. Ayan. So pag nag-side stand siya mga brothers, hindi siya ganong higang-higa. Ayan, I think ako para sa akin, pwede kong pa-grinder o pwede ko pa i-adjust konti sa mekaniko kung sakaling kukunin ko kasi hindi siya masyadong higa. No, so pagka konting maalog mo lang, pwede nga bumagsak yung scooter. Ayan, o kaya center stand mo na lang lagi pagka pinaparada mo yung motorsiklo. Hindi siya ganun kaano, parang hindi siya safe eh. Para sa akin yan, no, mga brother. Oh. This time, buksan naman natin ang under seat compartment para makita. Ayan, punta nyo lang, pasuksok nyo lang yung oras eh. And then, punta nyo lang ng left. Bubukas na to. Ayan, no. So ito ah, laki ah. Kasya isa itong helmet dito. Subukan nga natin. Kunin natin itong German helmet ko. Kung kakasya. Ayan o. Pasok. O, masasara ba? Pwede. O, diba? O, pasan natin ulit. Hindi siya sasayad. Tsaka I think half face mukhang kaya pa. Pero kung full face, baka alanganin ka na rito, brother. Ayan. Tas meron ka pang space dito. Pwede ka pang makapaglagay ng iba pang kagamitan. Tas eto mga brothers, since split type yung upuan, dito na yung battery niya naman. Ito naman yung kagandahan dito. Ngayon ako nakakita ng scooter na split yung upuan, no? Dito lang pala yan, sa Django 150. O, yung battery niya mga brothers. Para may idea kayo, pati yung fuse. Alright, so balik na natin. May cover pa daw yan, ayan, para mas safe, no? Hindi ka agad basta-basta pasukin ng dumi o ng tubig, ng ulan. Ayan. Tapos sa polystyre mga brothers, bago makalimutan, check natin. Ito naman ang maganda sa ganitong scooter na premium. Pati polystyre, hindi nila tinitipid. Ayan, kapal, oh. No, ba? Tapos mayroon pang pinakaparang ano rito, linings, oh. Tapos texture, oh. Tapos branded pa. So, di ba? Fujio. Oh, Fujio. Ayan. Solid ang French. Okay, ang ganda. And now, inspectionin naman natin ang kanyang lighting system. Ito yung daytime running lights ng Django. Ayan, no? Parang harapan ng sasakyan nila, no? Ganito yung trademark nun, eh. LED yan, mga brothers. Tapos, ito yung low beam niya, di ba? Tapos, subukan natin i-high beam para makita nyo. Ayan, pag nag-high beam, dalawa na yung bubukas. Ito yung low beam, ito yung high beam. Mas maganda para mas malakas. Tapos may logo sa loob ng Django. Ayan, patay na natin. And anyway mga brothers, wala na nga pala itong push button o on and off sa headlight. Matik na siyang nakabukas brothers, which is good kasi yan naman talaga ang batas na, and also for the safety na rin natin sa daanan para kita tayo. Subukan naman natin yung turn signal lights. Ayan, sabi ko nga kanina, may tunog, no? It lets you know, and para sa mga katabi mo rin na liliku ka. Ayan. Meron siyang warning sound. Itong lente, itong headlight, at saka itong turn signal lights quality mga brothers. Branded eh. Kahit plastic, makapal naman ang pagkakayari. Going dito sa kanyang tail, makikita na natin yung kanyang LED tail light. Ayan, layo tayo. Diba? So kahit nakapahiga siya, kita mo pa rin naman, invisible naman siya. Tapos may malaki pa siya ditong reflector, oh, mga brothers, no? So ito yung pinaka parang daytime running lights ng taillight. Tapos pag ito, pinrest natin yung preno, sige nga. Kita nyo ba, di ba? Nag-high beam siya, no? LED na yan, mga brothers. Ilang layer ito? 1, 2, 3, 4, 5. Limang layer. Tapos yung turn signal lights na naman dito, eh halos parehas lang din yung design. Iba lang yung cuts kasi pumasok tong silver dito. Ayan, no? Diba? Kabilang side. Ilawin natin para makita nyo. Yun, no? Yeta! Ganda! Basta pag classic talaga, kakapanglaway. Patayin na nga natin. So dito mga brothers, nagamit pala ito ng telescopic port dito sa kanyang front suspension. Okay? Disc brake na rin ang kanyang harap at merong dual piston fat caliper ang kanyang preno. Mas maganda, di ba? Dalawang piston. And also yung size ng gulong nito is 120 by 70 na 12 inches na mags. Okay? Yung gulong niya mga brothers, tubeless na. And check natin yung quality. Yan, soft compound. Tama lang kasi premium scooter to eh. Diba? Kailangan walang tinipid dito sa lahat ng pyesa niya. Yung mags niya mga brothers, tulungan nyo nga ako kung anong uri ng mags ang ginamit dito. And by the way mga brothers, kargado ito ng ABS. Ha? Dual channel yan, harap at likod. Okay? Okay. Dito sa likod mga brothers, makikita natin yung muffler niya. Well, para sa akin yung muffler, hindi ko masyadong type eh. Parang hindi naka-align sa body structure ng motor. I think para sa akin mas maganda, medyo tinaas nila konti, parang nakasunod sa linings nito. Para sa akin lang naman yan, ha? Opinion ko na naman. But again, okay naman yung muffler niya.
Classic look naman kahit papano. And then meron naman siya rito ng stainless na muffler guard para hindi mapaso yung ating mga pasahero. And also yung mags niya dito, gustong gusto ko. Ah, ganda. Yun lang, hindi masyado na-highlight. Siguro kaya nila ito binaba para kita pa rin yung logo ng mags. Kasi kung tinaas nila konti, hindi na makikita. Di pa tayo sa kabila, mga brothers. Ayan. So, nandito yung kanyang single shock suspension. Ayan. Nakatago lang eh. Yan, single shock yan, mga brothers. Ayun, nandito sa pinakaloob na ng bearings, hindi na siya kita. Tapos, disc brake na rin ito, mga brothers, na single piston ng kanyang caliper. And then, with ABS na rin. At ang size naman ng kanyang goma is, bah, branded na pala ng Maxxi ang tire nito. Kaya naman palang ganda ng compound, so compound talaga siya. 120 by 70 rin na 12 inches. And tubeless na rin ito, mga brothers, na street tire. Kaya pala, okay yung gulong, Maxxi na rin. No? So, ito yung panggilid niya, mga brothers. Nakikita nyo ba? Ayan. May grip pa rito, engrave pa rito ng logo ng Fujio. Ganda. Wala nga lang siyang kickstart. Nagustuhan niyo ba, mga brothers, ang ating walk around debut dito sa Fujio di Django 150? Ayan, mga brothers, comment down below naman kung ano yung mga thoughts and also kung ano pa yung mga gusto niyo pa-review na motorsiklo o pa-walk around. Ayan, comment niyo na rin yan. And kung interesado kayo sa motor na ito, mga brothers, maaari niyo itong mabisita sa any branch ng Motorcycle City. Kung malapit naman kayo dito sa Zambales o Tagaolonga po kayo o Subic, pwede niyo itong mabisita, mga brothers. So, located sila rito sa 113 Purok 6 Barangay, Kalapandayan, Subic, Zambales. Ayan, para makita nyo yung unit in person. I think tatlong units meron sila eh. Ibang kulay lang yung meron doon sa loob. And also, pagkaiba yung kulay, iba rin nata yung presyo. Ayan, pakita na lang natin para at least malinawang kayo. So mga brothers, ako po si Ark. Maraming salamat po sa panonood. And magkita-kita po tayo ulit for the next walk around review. Cheers! Brothers on the wheel, baka naghahanap ka ng motorcycle parts, accessories, and moto gear. Halina't bumisita sa Surpy Motorcycle Store sa Lazada. Sari-saring brand na kilala pagdating sa mga aftermarket motorcycle parts, gear, and accessories ang ating makikita. Nasulit ang mga presyuhan nito at samaan pa ng vouchers and free shipping. Siguraduhin lang may Lazada apps kayo na gamit sa inyong mga cellphone or pwede nyo itong ma-download sa Google Play Store. Kaya tara at mag-shopping na!